Ano ba yung may binanggit ka kanina, Kuya Mark, na destiero? Ano bang ibig sabihin po nun, sir? Ang destiero is a kind of penalty. Mm. But unlike sa ibang penalty na may kulong talaga, na for example, 6 years na kulong, 2 years na kulong, 6 months na kulong, in destiero, hindi ka makukulong. There is no imprisonment. Hindi ka lang, palayasin ka lang sa lugar kung saan ka nakatira. For example, bawal kang pumasok within Makati and 25 kilometers around Makati. Bawal kang lumapit dyan. Kasi pag lumapit ka dyan, may ibang penalty ka. Pwede ka na makukulong. Bakit? Kasi pinagbawal ng batas na lumapit ka dyan para at least maiwasan mo yung kabit mo or maiwasan mo yung kalaguyo mo. That's why bawal kang lumapit sa lugar na yan. Yun ang tinatawag na destiero. Yun lang ang penalty sa mga concubine. Kasi concubine, kabit sa lalaking may asawa. Ang gaan lang pala. Iiwas ka lang. Iiwas ka lang. Yun ang penalty ng tinatawag na concubinage. But of course, iba naman pag ang kaso nila is Republic Act 9262. Alright. May tanong si Daisy Siete. Pwede bang kasuhan ko yung mark ng adultery ang asawang babae na may relasyon sa kapwa babae? Uy. Pag kapwa babae, sabi ng batas ha, sexual, ang explanation kasi ng adultery, carnal knowledge with a man. Man ang ginamit eh. Carnal knowledge with a man, not her husband. Walang sinabi doon na a man or a woman. Oh, wala naman. Carnal knowledge with a man, not her husband. So, ibig sabihin doon, pag adultery ang pinag-uusapan, nakipagrelasyon ka sa lalaki. Lamang. Habang may asawa ka. Okay. Kung babae ang pinatulan mo, hindi siya matatawag na adultery. But you, there's maybe a ground na pwede ka mag-file ng kaso. Ground yan for unfaithfulness. Ground yan for legal separation. Alright. Sino-sino po ba, Kuya Mark, ang pwede magdemanda ng adultery at ng concubinage? Because adultery and concubinage is a private offense. Mm. Private crime yan. So, ibig sabihin, only the offended party can file a case. So, ibig sabihin, kung nangaliwa yung asawa mo, ikaw lang ang may karapatan na magdemanda laban sa asawa mo. Hindi pwede mag-file ng kaso ang pulis, hindi pwede mag-file ng kaso ang kaibigan mo na Marites o Pakilamero, hindi yan. Kailangan ang asawa lang, ang offended spouse lang, ang pwede mag-file ng kaso laban sa adulterous wife or the unfaithful husband. But don't forget, the offended party must be legally married with the adulterous wife at the time of the filing of the complaint. Kung annulled yung kasal nila, hindi na pwedeng mag-file ng annulment, mag-file ng adultery or concubinage. Don't forget, in adultery or concubinage, may legal na kasal. Alright. Kung walang legal na kasal, for example, live-in partner lang kayo. Oh. Live-in partner. Babae, lalaki, live-in partner. Tapos itong lalaki, habang may kalibin siyang si Miss A, ang kalibin niya, may girlfriend siyang si Miss B. Pwede mo bang idemanda ikaw, Miss A? Pwede mo bang idemanda si lalaki ng concubinage or adultery, for example? Hindi. Why? Because you are not legally married. In adultery or concubinage, kailangan kasal ang offended party at tapos yung akusado, kailangan kasal. Pag hindi kasal, ma-dismiss ang kaso kasi in the very first place, the offended party must, yun lang ang pwede mag-file ng kaso, who must be legally married with the adulterous wife or unfaithful husband.